Magandang araw mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World. Ako si Ate Michelle at ako ang mga kasama niyo na naman ngayong araw. Kumusta kayo lahat mga classmates? Panibagong araw na naman, kaya naman panibagong titik na naman ang ating pag-aaralan. Okay? Ipagpapatuloy natin ngayong araw ang pag-aaral ng hiram na titik. Yan, naalala niyo pa ba? O natatandaan niyo pa ba kung ano ang hiram na titik? Yan, at ang mga hiram na titik at na napag-aralan na natin noong nakaraan? Sige, doon sa mga hindi na naaalala kung ano yung mga hiram na titik, ang mga hiram na titik ay mga titik na nagmula ano sa ibang mga wika na kasama na natin sa ating alpabetong Filipino kasi maraming mga salita na ginagamit tayo sa ating wika na hiram natin no mula sa ibang mga lingway o ibang mga wika sa ibang bansa. Okay? At ang mga hiram na titik na napag-aralan natin noong nakaraan ay titik C at titik F. Ngayon, may bagong hiram na titik na naman tayong pag-aaralan. May hula ba kayo kung anong titik ito? Simulan na natin ang ating aralin sa araw na ito. Ang titik na ating pag-aaralan ngayong araw ay ang hiram na titik J. Ayan. At ang tunog ng titik J ay J, J, J. Yun. Ulitin nga natin. Sabihin niyo ako ha. J, J, J. Ano ba yung nararamdaman ng bibig natin kapag ginagawa natin yung tunog ng titik J? J, J, J. Parang yung dila natin ano tumutulak dun sa ating mga ngipin no sa likuran ng ating mga ngipin j, 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 habang naglalabas tayo ng hangin. Okay, ulitin natin j, j, j. Okay, may alam ba kayong mga salita na may tunog ng titik j? J, j, j. Ano kaya, may naisip ba kayo? Sige, tignan nga natin kung kasama sa mga naisip niyo itong mga sasabihin kong mga salita. Maririnig natin ang tunog ng titik J sa mga salitang juice. Naisip niyo ba yun? E sa salitang janitor. Ganun din sa salitang jacket. Ayan. Ito rin ay mga salita sa wikang Ingles na tinatanggap natin sa wikang Filipino. Diba? Kapag gusto natin ng malamig na maiinom, diba? Sinasabi natin, nanay, gusto ko po ng juice. O kaya pag malamig, ate, pahiram ako ng jacket. Okay? Bahagi na siya ng ating wika. Bahagi na ang mga salitang hiram na ito ng ating wikang Filipino. Pero bukod dito, marami pa rin pangalan, no? Maraming mga pangalan ang gumagamit ng titik na ito. Kayo ba, mga pangalan ninyo ay nagsimula sa titik J? Katulad na lamang ng Janet o kaya John at Joseph. Lahat yan ay nagsisimula sa titik J o sa tunog na J, J, J. Ngayon, pag-aralan natin kung paano isulat ang malaki at maliit na titik J. Sabayan niyo ako ha, kunin niyo na ang inyong mga panulat at kahit na anong uri ng papel. Okay? Sa pagsulat ng malaking titik J, gagawa muna tayo ng tuwid na linya, no? Mula sa pinakaitaas ng ating papel, no? Pinakaitaas na guhit ng ating papel pababa sa pinakababang guhit ng ating papel. Katapos, gagawa tayo ng pakurbang linya papunta sa kaliwa, paitaas. Okay? Ganito. So, isa munang pababang guhit at pakurbang linya. Ayan. Yung iba, nilalagyan din na yan, ng pahalang o pahigang guhit sa itaas. Okay? Ito ang malaking titik J. Paano naman isulat ang maliit na titik J?
magsisimula tayo dito sa gitnang linya ng ating papel. Ganun din, pababa. Lalagpasan natin yung pinakababang guhit at gagawa tayo ng pakurbang linya. Pero sa maliit na titik J, hindi tayo gumagawa ng pahigang guhit sa itaas. Ang inilalagay natin sa itaas ay tuldok. Ayun. Malaking titik J, maliit na titik J. Okay? Magsanay kayo ha sa pagsulat ng titik J. Okay. Ngayon naman, magsasanay pa tayo ha. At sasanayin naman natin ngayon ang ating pandinig. Subukan ninyong hulaan kung anong larawang nagsisimula sa titik J ang nasa likod ng mga kahon. Unti-unti ko ipapakita ang larawan. Isipin ninyong mabuti kung ano ito. Basta tatandaan ha, lahat ng mga ito ay may tunog ng titik J. Ano nga ulit ang tunog ng titik J? J, J, J. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Tignan ninyo ang unang larawan. Ano kaya ito? Madalas natin itong nakikita sa kalsada. Ito ay? Tama, jeep nga ito. Ito ay isang jeep. Sumasakay ba kayo ng jeep? At maririnig natin ang tunog na J sa unahan ng jeep. J, J, jeep. Ito naman ang susunod. Nagsisimula rin ito sa tunog na j, j, j. Ano kaya ito? Maaari itong gamitin sa pag-e-ehersisyo. Ano ba itong gamit na ito na pwede nating magamit sa pag-e-ehersisyo? Alam nyo ba ito? Ito ay... Tama, jump rope nga ang tawag natin dito. At naririnig din natin ang tunog na j sa unahan ng salitang jump rope. J, j, jump rope. Okay, ito na ang huli. Mahulaan nyo rin ba ito? Ito ay isang uri ng hayop na makikita sa dagat. Ano kaya ito? Tama, ito nga ay jellyfish. Eh, saan ba natin naririnig yung tunog na j sa salitang jellyfish? Jellyfish. Kung ang sagot nyo ay sa unahan, tama kayo. Sa unahan nga natin naririnig ang tunog na j, 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 jellyfish. Magaling classmates! Madami na naman tayong nalamang bagong mga salita ano, na nagsimula sa tunog ng titik J. At dadagdagan pa natin ang inyong natutuhan ng isang salita na madalas nating nababasa. At ito ay ang salitang bakit? Ito ay salitang gumagamit ng limang titik. Naalala nyo ba kung ano-ano ang pangalan ng mga titik na ating nakikita? Sige nga, sabihin natin. Ito ang titik B, A, K, I, at T. Dahil may limang titik, limang tunog rin, no, ang maririnig natin sa salitang ito. Isa-isin natin ng mga tunog nila. B, A, I, bakit, no? Pag pinagsama-sama natin ang mga tunog, mabubuo natin ang salitang bakit. Ngayon, subukan naman natin na basahin ang mga pangungusap na gumagamit ng salitang ito. Ang unang pangungusap ay, Janet, bakit ka malungkot? Tignan natin yung susunod na pangungusap. Bakit ka umiiyak? Tignan natin yung susunod. Nawala ang jacket niya. Kaya pala siya malungkot. Kaya pala siya umiiyak dahil nawala ang jacket niya. Mahusay! Nakapagbasa kayo ng mga pangungusap. Sana'y natuto at nasiyahan kayo ngayong araw mga classmates. Magkita-kita ulit tayo sa susunod. Paalam!